Yo! Kumusta mga kahabi? Eto na naman tayo. Welcome back to Tease Convince Channel. At ngayong gabi, medyo kakaiba ang ating topic. Okay, out of the blue na isip ko kasi na i-content tong issue na to. Okay? So, ito ay tungkol sa mga sakit ng tarantula. Okay? Or specifically, DKS. Okay, ang tinatawag nating dyskinetic syndrome. Okay, dyskinetic syndrome, DKS. So, ano nga ba ang DKS? Or paano nito pinapatay ang ating mga alaga? Didiscuss natin yan ngayon sa vlog na to. Pero bago ang lahat, painumin nyo muna ako ng aking pineapple juice. Okay. Hashtag not sponsored. Nakamura talaga ako eh. Ayun na. Nag-research ako. Kasi kung hindi nyo naitatanong, medyo marami-rami nang namamatay sa akin, sa aking keep. Okay? Sa hanggang ngayon, meron akong 6 na na DKS na tarantula. Pero ito lang, ngayon lang ako naglakas loob na i-vlog to kasi ngayon ko na medyo naiintindihan yung mga nangyayari. So, ito guys, this is the my grandma's tola pulcra. Okay? Bali, ganito na siya since December. I think bago magpasko na nakita ko na siyang ganito. So, anong nangyari? Eh, ganito siya eh. Yung dyskinetic syndrome kasi, parang nawawalan siya ng... Bali sa dyskinetic syndrome, ganyan. Parang nawawalan siya ng rhythm sa kanyang galaw. Yung kanyang movement ay parang balisa, para siyang stressed. So ayan siya, tingnan natin. Hindi natin siya sobrang sensitive niya na sa konting vibration ganyan, pero yung galaw niya ay kakaiba, sobrang weird. Ganyan. So, actually, naawa talaga ako, guys. Mga kahabi, kung alam niyo lang yung pakiramdam. So, ano-ano ba yung mga na-DKS sa akin? I suppose yung aking Posilitaria Metallica. Tatlo yun. So, bad mold kasi yung isa eh. Bali, 4 siya. 4 yung pokies ko, yung Metallica. Yung isa doon, bad mold, sure ako. Tapos yung 3, feeling ko na DKS. Okay? So, 3 yon. Tapos, ang aking Euphibus murinus, ang aking Imirinus skeleton tarantula, na DKS din siya. At, ang aking Lasiadora paraibana. So, ito pang 6 to. At siya na lang yung surviving sa mga na DKS. Yung iba kasi guys, slings pa sila talaga. Third instar. Okay? L3 slings pa lang sila. Kaya, nung na-DKS sila talaga, hindi nila na-survive. Okay. Ano ang dahilan? Bakit nagiging ganun? Bakit nangyayari to? Okay? Ano bang mali na nagawa ko? Typers lang. Okay. Going back to my vlog number 6, wherein naghahanap ako ng feeders dito. Okay, nga pala, nandito ako sa Jubail, Saudi Arabia. Naghahanap ako ng feeders, live mealworms, lats, kahit ano, wala akong mahanap. Okay, that time. Wala akong mahanap that time. So, ang ginawa ko, nag-produce ako doon sa video na yun, kung babalikan nyo. Nag-produce ako doon ng mga maggots. Okay?
At yung maggots na yon, yun ang finid ko sa kanila around November. Okay, so bakit? Anong problema sa maggots? Ang DKS kasi, one of the most common na reason kung bakit nangyayari yon ay dahil sa maduduming feeders. Isa yan sa mga dahilan. Okay? Isa ding dahilan yung nasistress sila habang nagmumolt. Pwedeng after nila magmolt ay magkara DKS sila. Pero isa sa mga main reasons kaya nagkaka-DKS ang ating mga alaga ay dahil sa maduduming feeders. Okay? Pwede rin nilang makuha to sa lats. Kapag hindi kayo naglilinis ng enclosure ng lats or dubias nyo, pwede nilang makuha yun doon. Kasi ang mga lats at dubias, doon lang sila dumudumi kung saan sila naka-expose, naka-enclose pala. Saan sila naka-enclose, doon lang din sila dumudumi. Doon din sila nanganganak, doon na rin sila nagpaparami. Kaya may tendency na madumi na sila in bago mo ipakain. Kahit na sabihin mong safe sila, hindi sila lumalabas sa enclosure, nadudumihan nila yung sarili nila kasi pwedeng nakakain nila yung sarili ng dumi. So, contaminated yung lugar eh. Contaminated. So, advisably, dapat every week nililinis mo yung sa enclosure mo ng lats tsaka dubias. Dahil nga sa ganong sitwasyon. So, isa yan sa mga nangyayari. So, ayun na nga. Tingnan nyo naman. Ah, talagang naawa na ako sa kanya guys eh. Pero, nagsusurvive siya eh. Nagsusurvive siya. Isipin mo, since December, ganito na siya. Okay? Ganyan na talaga siya. Hindi ko ginagalaw, hindi ko... So, paano siya nagsusurvive? Okay. So, ganito yan. This is based on the study in Arachnobord. Okay? Link on description. Tignan nyo yan. Kasi, kung babasahin nyo yung thread na yun, madami talaga kayong matututunan tungkol sa DKS. So, dun sa study nyo, sa study na yun, gumawa siya ng tinatawag nilang heat treatment. Papainitan yung mga alaga. So marami din siyang mga tarantula na DKS. So sabay-sabay 'yon, binigyan niya ng heat treatment. Nilagay niya sa parehas na temperature. I think that's 32 degrees Celsius nilagay niya doon. Pero kasi ang mga species, sabi niya sa studies niya, ay merong iba't ibang locality. At yung locality na yon ay may iba't ibang temperatura. So, dun sa mga species niya, ang nag-survive talaga sa heat treatment ay yung mga species na galing sa may init na lugar. Okay? Included din dun sa study niya na yon ang Gramastola pulchra. So, since meron akong Gramastola pulchra dito, sabi niya sa study niya, dahil ang Gramastola pulchra ay native sa isang malamig na lugar. So, dapat i-cooling treatment mo siya. Okay? Bigyan mo siya ng isang enclosure na mas moist, mas malamig. So, ganyan ang ginawa ko. Every 2 days, nag-mimist ako sa kanyang enclosure. Katulad nito, kakamist ko lang ngayon. Kakamist ko lang yan sa kanya every 2 days. And every week, okay, binibigyan ko siya ng pre-killed na pagkain. Mealworms, to be exact. Pre-killed na mealworm every week. So, kinukonsume niya yung dahan-dahan. Siguro mga 2 kainan. Tapos titigil siya. And, yun naman, kita niya naman, medyo malusog pa rin. Ang abdomen niya ay buo, solid.
yun lang talaga ang movement niya, ay yun nga yung tinatawag nating DKS. So ganyan lang siya talaga. And I hope ma-survive ko siya dito sa kanyang ICU condition, okay? Sobrang intensive care unit talaga tong enclosure na to. So nilalagay ko to sa isang madilim at malamig na lugar, tapos mist every 2 days. Meron pang isang gamot na hindi ko talaga alam kung proven, pero kung papanoorin nyo si Tarantula Guy, okay, linked on description din yan, guys. Mga kahabi, si Tarantula Guy, sinubukan niya na mag-apply ng cannabis oil sa isang tarantula na may DKS. At dun sa vlog niya na yun, gumaling. Panoorin niyo yan. Ang problema lang, ang cannabis oil or ang CNB oil ay hindi naman available kahit saan. Lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia. So, hindi siya ganun ka-abundant. Mahirap hanapin yung gamot na yon. Kumbaga, parang kailangan mo pang mag-hunt talaga. Okay? Lalong-lalo na sa lugar ko wherein hindi talaga pwede dito yung cannabis oil. So, sa mga lugar katulad ng Canada, UK, okay, pwede mong gamitin yan dyan. Kaso dito sa amin, hindi. Kaya mahirap na i-treat ang isang tarantula na may DKS. Pero proven yun. Kasi kung mapanood niyo yung vlog niya talaga, watch niyo yan, guys. Marami rin kayo matututunan dun. So, ayan, linked on description yung kay Tarantula Guy na vlog. Tsaka linked on description din yung sa Arachno board na thread tungkol sa DKS. So, ayun. I hope, guys, maging maayos tong ating Gramastola pulcra. Okay? A-update ko kayo in the future vlogs kung anong mangyayari sa kanya. At sana rin marami kayo natutunan sa vlog na to. Okay? Beginner lang din ako, hindi ako ganun kagaling, pero lagi niyong tatandaan na available ang information sa internet. At nandyan yung mga mahuhusay nating vlogger na sila Schizopelma, Gorby Exotics, JD Tarantula, at maraming iba pang Pinoy vloggers, guys, na maraming kayong matututunan. Exotics TV, sama yan. At lalong-lalo na yung mga kagrupo ko sa ExoPH community. Okay? So, yun na nga. I hope talaga maging maayos ang condition ng aking Gramastola pulcra. Wala pa siyang pangalan kasi hindi ko pa rin siya nag-genderan. Wala pang gender. So, ayun guys. Maraming salamat. At hope to see you again. Don't forget to like and subscribe to my channel. Okay? Malapit na nating mahigit yung 1K. So, ayun na nga. Have a good day and God bless.